Una, kapag ang ating misis ay pinagkalooban ng sanggol, ang tawag dyan ay akika, akika. Okay? Pag ang misis mo ay pinagkalooban kayo, mag-asawa ng isang sanggol na lalaki, dalawang tupa or dalawang kambing. Kung babae, isang kambing or isang tupa. Kung may kakayahan, hindi obligado. Ano ang purpose noon? Yun ay pasasalamat sa Allah na kayong mag-asawa ay pinagkalooban ng sanggol. Dahil mga brothers, ang ating mga anak, hindi kayo ang may gawa niyan. Tayo ba ano? Man-made o God-made? God-made daw. Kayo, papayag. Man-made o God-made? Taas ang kamay na tayo'y man-made. One. Yun lang? Yun lang ang matalino? Sino pa? Man-made? God-made? Graduate daw. Ang iba dito maas. Saan kayo ron? Sabi nila, alanganin. Mga alanganin kayo? So tayo ay God-made. Gawa tayo ng Allah. Ano ang patunay? Kung ako ay gawa ng nanay at tatay ko, magtatampo ako sa kanila. Sasabihin ko, nay, tay, kayo pala may gawa sa akin. Bakit tinipid nyo ako? Ba't hindi nyo ako ginawang six-footer? Ba't hindi nyo ako ginawang singgan na lalaki ni Aga Mulak? So hindi sila ang may gawa. Palangalawang panunay na hindi nanay tatay natin na may gawa sa atin. May makikita tayong mga tao na bulag, bingot, duling, kuba. May mag-asawa ba nagagawa ng anak, kuba, bingot, duling? Pangatlong proof. May mag-asawa, 10 taon ng magkasama, hindi makagawa. Pumunta pa sa Ubando, Bulacan para magsayaw. Wala, brother. Kaya yun, isang pag pinagkalooban ka ng sanggol, akika. Pasalamat sa Allah na kayo ay pinagkalooban. Maraming tao sa buong mundo, may milyong salapi, kayang gugulin, magkaroon lang ng anak. Walang magawang anak. Akika. Pangalawang pagkatay, odhiya. Yun mga hindi nag-hahads ngayon, sa kani-kanilang lugar, nag-aalay sila. Kung tutusin mga kapatid, dapat ngayon tayo, kaya i-review ninyo itong bakit may hajj. Kayo mismo, mangangako kayo na every year, isang kambing sa akin, para sa inyong buong pamilya. Bakit? Tayo lahat, ngayon na nag-hajj, pangatlong pagkatay ng hayop, ito yung tinatawag na hadi. Tayong mga nag-hajj, tayong may alay, hadi. Sa mga hindi nag-hajj, udhiya. Tayo lahat may sacrifice tayo. Ano ang yung sacrifice na yan? Dapat nauunawaan natin ano ba ang senaryo ng hajj na ito. Ano ang kasaysayan? Ang hajj, pat-umra natin at saka itong hajj, ito ang senaryo ng nangyayari sa mag-aama. Prophet Abraham, anak ng si Ismail, at ang asawa niyang si Hajar. Sino ang kauna-unahang nagsay sa Sapaan Marwa? Si Hagar. Balikan natin ng kaunti. Unang asawa ni Abraham, si Sarah, matagal na panahon hindi magkaanak. Dahil gusto niya makita ang lahi niya. Dahil sa Muslim si Abraham, nag-asawa siya muli. Paano kung napatunayan na siya ay Muslim? Dahil nag-asawa muli. Dahil kung Christian siya, hindi siya mag-asawa. Mag-aampo na lamang siya. So hindi magkaanak ang unang niyang asawang si Sarah. Gusto niya makita ang lahi niya. Nag-asawa siya muli. Naging pangalawang niyang asawa si Hagar. Nagkaanak sila kay Propeta Ismail. Nung si Propeta Ismail
ay isililang paiksi natin dahil di, wala akong oras tapos tumi ng lecture. Nung maisilang ni Hajar si Propeta Ismail, kinausap ng Allah si Ibrahim, dalahin mo ang mag-ina mo sa parang, saan yun? Sa Makkah. Di sa Makkah. Dalahin mo. Dinala ni Propeta Abraham ang mag-ina niya doon mismo sa may Kaaba na yun. Wala, pagdating doon, nararamdaman ni Hagar parang balisa si Abraham. Malakas makaramdaman babae. Sabi ni Hagar kay Propeta Ibrahim, iiwanan mo ba kami dito? Hindi kumibo si Propeta Ibrahim. Pangalawang tanong ni Hajar, iiwanan mo ba kami dito? Walang kabahayan? Hindi pa rin. Walang mga pananim? Hindi pa rin kumibo si Propeta Ibrahim. Pangatlong tanong ni Hajar, ito ba'y utos sa iyo ng Allah? Sumagot si Propeta Ibrahim, oo. Sabi ni Hajar, kung utos sa iyo yan ng Allah, gawin mo. Bago umalis si Propeta Ibrahim, tumayo siya doon sa maliit na lambak at nanalangin siya. Yun ang ginagawa natin doon, nakarating sa Kaaba. Pinanalangin ni Propeta Ibrahim na huwag pababayaan ang dalawa niyang mag-ina at gawing mayaman ang lugar na ito. Dati walang katubig-tubig, disyerto, ni walang ibon dito dahil walang tubig. Ngayon ay isang milyonaryong, isang mayamang bansa. Iniwan niya mag-ina niya. Pagkatapos niyang iwan, umalis si Ibrahim. Naubusan ng tubig, umiiyak si Ismail. Doon sa may Safa Marwa, daanan niya ng mga naglalakbay, travelers, mga dumadaan diyan, manlalakbay, caravan. Iniwan ni Hagar si Ismail doon sa may baba, sa may Samsam. Nag-aabang si Hajar, nagdadaan para humingi ng tubig. Kaya pito siyang patakbo-takbo. Kaya siyang unang gumawa ng ating sa'y sa Safa Marwa. Walang dumadaan. Binalikan niya si Ismail, umiiyak. Nauhaw. Nakita niya si Ibrahim na umiiyak. Bata, gumagay ng paa. Biglang sumirit ang tubig sa paahan ni Ibrahim. Yan yung, ni Ismail, yan yung zamzam. Zamzam. Napakinggan ko sa isang nag-lecture na kung hindi daw kukontrolin ang tubig na yan, kayang lunurin ang buong mundo. Dating walang katubig-tubig. Kaya kung totoong may holy water, yan ang tunay na holy water. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan yung samsam, yan ang inumin at the same time, pagkain. Parang katulad ng gatas. Sa sanggol, iniinom ang gatas at the same time, pagkain. At kung alamin niyo ang kasaysayan niyan, napakaraming Muslim ang may mga karamdaman na gumaling dahil diyan sa zamzam. Pero mga brother, sa pahintulot ng Allah. Kaya ito, makakabalik pa tayo. Inshallah, tatawap tayo doon sa Hajj. Ako mismo mga brother, 1994, yumakap ako sa Islam, itong balbas ko ito, wala ito. Ito, ang balbas ko natin nakakakilala sa akin bagong imbers ako noon. Nung malaman kong pinapahaba, mayroon akong balbas, pinagtatawanan. Pipito, balik pa ang dalawa. Ang lalayo. Sinabihan niya ako ng Lebanese dahil ang kumpanya ko noong Saudi Oger. Mahahaba, malalayo. Sabi sa akin, tingnan mo sarili mo. Ang pangit tingnan, ba't di mo alisin yan? Sabi ko, pag may makita na akong hadith na pwedeng alisin, alisin ko to. Unang umra ko, Ramadan. Hindi pa, dati samsam yan, nakakapunta pa sa ilalim niya noon. Kita namin yung malaking tubo. Nagwudo ako doon, mga kapatid. Pagwudo ko, sabi ko, Ya Allah, sa pamamagitan ng tubig na ito, dagdagan mo naman ang aking balbas. Nagwudo ako. Masya Allah, bro, hanggang dito, pagpatak ng tubig, kaya marami. Nagsarado. Masya Allah, wala ito dati. Ngayon naman, ang gusto ko, dito magsarado. Ang una nagsarado pa ikaw at ayaw ko kasi parang may katulad. Gusto ko pa ganyan. Mashallah bro. Katotohanan yan. Maraming brother, mga nauna pa. Pero ako nagsabi sa inyo. Ngayon, mashallah. Sa kahilingan sa Allah, samsam. Yan ang katotohanan. Okay. Paiksi natin ang kwento.
Nung magbibinata na si Ismail, dumating uli si Propeta Ibrahim. Ah, hindi, balikan natin konti. May sumirit na tubig. Ang mga ibon, magaling yan pag may tubig, alam na. May mga dumadaan, nakita ba't may ibon? Pinuntahan, may tubig. Hanggang sa ang iba naninirahan na dyan paunti-unti. Hanggang sa dumami. At nakapag-asawa na si Ismail. Awa, wag muna yon. Nung bumalik si Ibrahim, oh, masyado kasi, natatakot ako baka agawin sa akin ng microphone eh. Okay. Pagbalik ni Ibrahim, sisipin nyo, gusto niya magkaanak. Nagkaanak, pinatapon dyan, pinadala, pinaiwan. Nung malaki na naman, pagbalik ni Ibrahim, sa panaginip ni Ibrahim, ni Propeta Ibrahim, na siya i-sacrifice si Ismail. Sipin nyo, nung sinabi niya kay Ismail, anak, nakita ko sa aking panaginip na ikaw ay iaalay sa kanya. Anong sabi ni Ismail? Ama, kung yan ay utos sa'yo ng Allah, gawin mo at ako'y magiging matiisin. Subhanallah, ganun kasimple mga kapatid. Sa atin ngayon ang panaginip, di ba turo sa atin, pag masama, galing sa Shaitan. Pag mabuti, galing sa Allah. Pero ang pinagmumula ng panaginip, tatlo. Pag masama, galing sa Shaitan. Pag maganda, galing sa Allah. At saka yung kung ano yung iyong pinagkabalahan. Maaari mo pa panaginipan yan. Ngayon, paano natin malaman kung ang panaginip mo ay mabuti o masama? Kasi may isang babae na nanaginip. Nandun daw siya sa halaman ng hardin, iba't ibang bulaklak. Pagka umaga, takbo-takbo siya doon. Ang mga dumadaan, pinipitasan niya ng bulaklak, binibigyan niya. Ang ganda ng panaginip, di ba? Pumunta siya sa imam. Sa atin sa Islam, ang mga imam, mga maalam sa Islam, kayang i-interpret ang panalangin, ay ang panaginip. Sabi ng babae sa imam, ganito imam ang aking panaginip. Nandun ako sa maraming halamanan, ang mga dumadaan, pinipitasan ko, binibigyan ko ng bulaklak, natutuwa sila. Sabi ng imam sa babae, tigilan mo na ang inyong panlilibak. Sabi ng imam, alam mo ba yung mga bulaklak, na iba't ibang bulaklak sa inyong halamanan? Yun ang mga mabuti mong gawa. Yun mga dumadaan, yun ang iyong nililibak. Binibigay mo lang ang mga mabuti mong gawa. So paano natin malaman ang panaginip natin? Kung tayo magbigay ng ganda ng panaginip. At ngayon kung managinip ka, ang anak mo, gilitan mo sa Allah. Sabi mo anak mo, anak na panaginipan ko, igilitan kita. Sabi ka anak mo, ama masamang panaginip niya, sa demonyo yan. Pero Brad, sa mga propeta yon. Kasi ang revelation sa mga propeta, sa pamamagitan ng panaginip, Angel Jibril, orderist yung kinakausap. Sa atin, hindi sa atin gagawin yan. Shaitan yon. Hindi gagawin yan. Di tayo propeta. Ngayon, gagawin na nila. Habang dadalhin ni Propeta Ibrahim si Ismail para gilitan, nagpakita si Shaitan. Yun yung pupunta natin, babatuhin natin. Jamarat yung unang bato. Nagpakita sa inyong tao si Shaitan. Sabi kay Ibrahim, anak mo, ngayon ka lang may anak, gigilitan mo. Huwag mong gawin. Binato yan ni Propeta Ibrahim. Kaya tayo nagbabato. Alam ang kwento na ng mga ibang lahi, mga Bangladesh, Sri Lanka. Kaya pag nagbabato sila, galit na galit. Shaitan, Shaitan. Wala naman Shaitan doon, kapatid. Iginugunita lang natin. Kaya huwag kayong manggigil. Ang iba naman, ang mudir daw niya kasi ayaw magpasweldo. Pinabato. Shaitan. Hindi ganun. Isinasariwa lang natin. Paiksi natin ang kwento nung dumating na sa Katayan. May lugar dito na Katayan. Oo. Unang Hajj ko, kami mismo nagilit. Nang tupa. Na aming sacrifice. Makikita nyo totoo yung kasabihan na ang tupa ay maamong tupa. Nakita nyo nakabitin, binabalatan. May kanal doon ginigilitan. Bumabahan dugo. Kanyang kulungan. Pag hinila mo ang isa,
sunuran yan. Alam nila, nagigilitan sila. Nandun ang pagsuko sa Allah. Kaya mga brother, pasalamat tayo na nilikha tayo para nilikha din ang tupa para pagkain natin. Hindi yun nilikha tayo, pagkain tayo ng tupa. Yan ang isang natin ipasalamat. Nung magigigilitan niya na si Ismail, may tatlong kahilingan si Ismail kay Propeta Ibrahim. Sabi ni Propeta Ismail, Ama, gawin mong matalas ang kutsilyo na igigilit mo sa akin liig. Kasi napakahirap ng isang yugto na kung saan hihiwalay ang kaluluwa sa katawan. Mga kapatid, kahit sinong mananampalataya, mapait, mahapdi ang paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung malapit mang mamatay, madalas niyang isausaw ang dalawa niyang kamay sa isang galon at sa tubig at ninumpula siya sa mukha. Dahil masakit. Ang kagandahan lang sa ating mga mananampalataya, yun na ang huli, huling hapdi at pait na maranasan natin. Ngunit sa mga hindi Muslim, yun pa lang ang simula ng hapdi at pait sa kanila. Kaya nakiusap si Ismail, Ama, gawin mong matalas ang kutsilyo na gigilit mo sa akin. Pangalawa, Ama, igapos mo ang dalawa kong kamay at paa para hindi ako makapagpumiglas. Pangatlo, hinubad niya ang damit niya. Ang pangatlo, sabi niya, Ama, iwasan mo na matilamsikan ka ng dugo ko. Nung tinanong ko niya sa isang scholar, para hindi daw mabawasan ang reward. Pang-apat, hinubad ni Ismail ang damit niya. Ama, ibigay mo ito sa ina, sa nanay niya, at iparating mo sa kanya ang aking salam. Sa kabila na makabagbag damdamin na iniwan Ismail sa tatay niya, hindi pa rin napigil na ikatay ni Ismail ni Ibrahim ang anak niya. Matalas ng kutsilyo, ginapos niya ang kamay niya at ng anak niya at paa, kinuhan damit. Nung gigilitan ni Ibrahim si Ismail, bilang ama, hindi niya magawang magtingnan, nagigilitan niya ang anak niya. Kaya pinaling niya sa likod ang kanyang mukha. Ayon sa mga hadith na nakatala, ginigilit niya, bumabaliktad ang kutsilyo. Pinipilit niya para matupad ang kagustuhan ng Allah, hindi natatablan hanggang sa may nagsalita sa likod na isang tao. Ibrahim, paglingon niya si Angel Jibril sa anyong tao. Ibrahim, pumasa ka sa pagsubok ng Allah. Sa halip ng anak mo ang gilitan. May hawak-hawak si Angel Jibril na isang tupa. Ito na ang iyong gilitan. Mga brothers, nakita ninyo sa pagiging masunurin ng mag-ama, pinalitan ng Allah ng tupa. Kung ang dalawang mag-ama ay hindi maging masunurin, baka ngayon ang panganay natin anak ay ginigilitan natin taon-taon. Allahu Akbar. Sa pagsunod ng mag-ama, nakaligtas si Ismail, tupa ng ginigilitan, kaya yan ang ating hadi. Sa mga hindi nag-hajj, udhiya. Sa biyaya ng Allah, kahit matanda ng unang asawa ni Propeta Abraham or Ibrahim na si Sarah, pinagkalubang pa rin siya ng anak at naging anak ay si Propeta Isaac. Si Propeta Isaac ay nag-asawa at nagsalin-salin lahi. Kaya doon lumabas si Solomon, Moises, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ. Sa lahi ni Ismael, doon lumabas si Keturah, Midian, Nibayot, Muhammad. Kaya si Muhammad at si Jesus Christ, magpinsan malayo. Muhammad from Ismail, Jesus Christ from Isaac. Na Isaac at si Ismail, isang tatay, magkaibala ng nanay. Mashallah mga kapatid, itong ating ginagawa, ganyan yan. Yan ang buong senaryo. Sinortcut ko lang, dahil hindi ito lecture, nakialam lang ako. Huwag kayong maingay. Hayaan niyo lang ako lang maingay. So, alhamdulillah, sa hadi, divide into three. Mga brother, pagtapos na natin ang hadi, kung kayo'y may kakayahan, every year, gawin ninyo sa isang pamilya,
maghandog kayo ng isang tupa o isang kambing sa atin. Mabigat ba sa mga probinsya mura ang kambing? 2,000 lang may isang kambing ka na. Sa parting Cavite na mahal, napakamahal, 3,500. 3,500 is nothing. Na ito ay ang laki pala ng reward. Bilang paggunita. Kung tayo nga nung mga Christian tayo, Mayo pa lang ang piyesta. Ilang buwan pa lang, bumibili tayo ng 2 biik para pagdating ng piyesta, malaking baboy na. Di pa kasama doon ang Pasko, ang New Year. Di pa kasama doon ang mahal na araw. Tayo dalawa lang, Idil Peter at Idil Hada na celebration. Parang tayo natatakot magastos. Isang tupa. Pag mag-alay ka na isang tupa, kung gusto mo mas malaking reward, pag-uwi sa Pilipinas, malapit kayo sa iskag, dali nyo isang kambing. Yan. Kakatayan nyo, sabi mo kunin ko ninyo iyong bahagi dahil yan ay hati sa tatlo. Ibibigay sa mamahirap, ibigay sa kapitbahay, at ang isang parte kainin nyo. Allahu Akbar. Kaya, sa asays, yan magkakatay, yun ay Idul Adha natin, inshallah, makatikim na tayo ng karup. Mapapalitan na yung ulam natin nakaraan na. Anong ulam natin, Group 5? Hindi, may magandang tawag doon. Kare-kare, na wala lang yung karne, bago nga natira. Pagandahin nyo naman. Mas magaling yun. Kanin ang kinain, ulam, kanin pa rin. Pero mga brother, balikan ko lang kahapon, sa totoo lang. Kung maalaala nyo yung paksa ko na una paghanap ng kalaman, kapag kayo'y may kalaman, walang epekto yung kahapon nangyari. Bakit? Walang may gusto nun, maliban sa Allah. Yun ay kapalaran. Takbir! Kahit ilang shekno pa ang gumawa ng paraan, kahit sino pa bumili ng gas o ano, pag tinakda ng Allah na maghahapunan tayo ng alas 6 ng gabi, wala tayong magagawa. Mga brother, bakit nandito tayo ngayon sa Mina? Bakit kayo nag-hajj? Bakit kayo nandito? Ang daming gusto mag-hajj, hindi natuloy. Ang iba dyan ayaw pero natuloy. Bakit? Nandito ang budget nyo. Nandito ang budget nyo. Pero kung ang budget natin na sa Pilipinas, kahit nagbinta kayo ng kalabaw, nagsanlan ng lupa, pang placement pay, mapipiki kayo sa agency dahil nandun ang budget natin sa Pilipinas. Ganun kasimple. Ang iba natataranta, naku, di ba naswildo, wala nang kakainin ng pamilya ko. Sandali. Sino nagpapakain sa ating pamilya? Tayo ang Allah. Alam naman pala natin eh. Pati naaway mo ng amo pag nagpaswildo. Tingnan nyo yung dua pagkatapos kumain. Anong dua pagkatapos kumain? Tagalog. Ya Allah, salamat sa iyo na nagpakain sa amin. Oh, akala ko ba tayo nagpapakain ng pamilya natin? Hindi tayo nagpapakain. Ang Allah. Ako, kami ng misis ko, pinagkaluban kami ng alam ng 7 pa lang na anak sa Pilipinas. 7 pa lang. Plus misis ko, ako lang ang may hanap buhay. Akala nyo ako nagpapakain? Hindi. Ipalagay natin, mamatay na ako ngayon, di ako makabalik sa Riyadh. Ibig sabihin pala, kung ako nagpapakain sa kanila, di na sila kakain. Kakain pa rin sila o hindi? Kain! Oh, di hindi ako nagpapakain. Mga brother, bago tayo lumabas sa silupunan ng ating nanay, may budget na tayo. May budget na tayo. Ngayon, nanghalian na tayo, hindi ba? Ang kakainin ko mamaya ang tanghali, walang pwedeng kumain sa inyo, akin yun. Kung ang ilalatag dyan ay manok, di ko alam kung saan initlog yan na pugad. Di ko alam kung saan binili yan. Pero kung ang aking makakain doon ay isang pitso, akin yun. Yan yun ang budget ko. Mga brothers, relax lang. Relax. Mikael, taas ang kamay. Taluloy. Mga brother,
paglabas natin sinupupunan, nandun na. Pampalakas loob, hindi tayo mamamatay hanggang wala ang apat. Tandaan nyo yan. Una, wala na tayong budget. Hindi mo pwedeng kunin ang budget ng brother, kanya yon. Pangalawa, cause of death. Pangatlo, place of death. Panghuli, time of death, pambihira. Pag hindi yan nangyari sa'yo, hindi ka pa pwedeng mapumanaw sa mundo. Tandang-tanda ko, ini-interview si Noynoy Aquino, di pa siya presidente. Sabi niya, si mama, 3 days na, hindi na nakain. Eh, wala na budget eh. Nasaan na siya? Nasa Makatimid na. Ano ang sakit niya? Colon cancer. Anong inantay natin? Oras. Nung dumating, tapos ang laban. Kaya tayo mga brother, inshallah, hilingin natin sana na may budget pa tayo. At hilingin natin na wala pang dahilan ang ating pagpanaw. Pangatlo, sana hindi pa wala, hindi pa nagagawa ang lugar para mamatay tayo. Pang-apat, inshallah, ipaliban muna. May mga dumating na sa likod ko. May dumating na ba? Wala! Ha? Wala! Dumating na ba si Yusuf? Wala! Sinungaling kayo! Maging makatotohanan kayo! Okay, brother. Alhamdulillah. So, relax lang kayo. Kan lang. Relax. Oo. Ano man ang mangyari habang nandito tayo sa pagpiperform ng Hajj, yan ay nakasulat. Kapag hindi sinulat ng Allah, hindi mangyari. Kaya wala kayong sisihin na namumuno sa Hajj. Group leader nyo, bus leader nyo, wala kayong sisihin. Bakit? Ang Allah. Sino, Brad? Sino ang pumapatay sa tao? Sabi na iba tayo, tao daw. No! Ang Allah, ang Al-Hayy, laging buhay. Siya ang Al-Muhyi, siya ang nagbibigay ng buhay. Siya na rin ang Al-Mumit, siya rin ang kumukuha ng buhay. Kung alam natin yan, nasa puso natin yan, may sasabi sa'yo, Brad, may apat dyan, no? Puro naka 45, papatayin ka daw. Niwala ka malang kagulat-gulat, bakit? Ang Allah ang kukuha lamang ng buhay. Pag may isa sa inyong lalapit sa akin, brother, no, matagal lang kita hinahanap, papatayin kita. Sasabihin ko sa kanya, kung nalaman ko lang na may kakayahan kang patayin ako, ikaw na sana ang sinamba ko. Ang Allah, ang Al-Mumit, siya lang kukuha ng buhay. So maraming salamat. Nahihiya din ako siyempre sa likod. Sasabihin ko uli, isang habilin, mga brother, pag nakikinig kayo na naglilicture dito, tiyakinin nyo na ang intensyon nyo para makamta ng ikalulugod ng Allah at magkaroon ng kalaman sa Islam. Hindi yung nakaupo lang kayo dyan, makikinig sa mga lecturer para maaliw, malibang, mali. Para magkaroon ng kalaman. So ulitin ko uli, mini talk, mini mistake. List talk, list mistake. No talk, no mistake. Assalamualaikum.